Pasensya na po, yung mga hindi nakakakilala sa amin, akala nila ginugood time namin sila sa paglagay po namin ng before and after picture. Pero... Good morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus dito sa Adelaide River Farms. Walang tigil pang ulan dito sa ano, sa South Cotabato ngayon, kaya ito kita nyo, medyo basa po yung kulungan, pero okay naman. Ito po yung controversial na baka na pinost po natin sa Facebook na ayaw po nilang maniwala, ano. Sa totoo lang may mga marking po ito. Makita nyo po diyan sa bandang likod, may marking po 'yan. Itong baka na to ay originally galing po to kay Congressman Jesus Sakdalan. Pero para maniwala lang po kayo na isang baka yan, may papakita po ako sa yung parang birthmark tong baka na to. Kasi yung mga tags po nito nasa taas po. Ayan. Tingnan nyo po yung ano, yung sa gitna po ng screen ninyo. Yung parang may skin allergy po. Ayan. Kita po ninyo yan. Ayan. 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 Ayan po. So, nakita po ninyo yan. Pwede nyo pong hanapin yan sa mga nagdududa doon sa first picture na kinuna ni Balong. Pwede nyo pong i-check yung birthmark na yan kung mayroon o wala. Actually, hindi lang po makita sa picture. Ito pong baka na to ay kumpleto po to ng palatandaan. Hindi lang po makita sa side view. Ayan po. Ayan po nakalagay. Ito po ay 10-15 at saka 24-25 na mark po dyan sa likod. Ayan. So, sa mga nagsasabi po na magkaibang baka yung pinapakita po namin sa video, unang-una, di naman namin siguro pwedeng ilagay yung credibility ng Adelaide River Farms para po lukuhin kayo na magkaiba yung baka na aming pinapakita yung before and after picture. Sa mga nagdududa po, pwede nyo pong kontakin ang kapatid ni Secretary Manny Piñol, yung dating sekretary po natin sa Department of Agriculture, na ngayon po ay chairman po ng Mindanao Development Authority. Ayan po, papakita namin sa inyo. Nakita niya yung marking na yan. Yan po ay, ang nakalagay po dyan is GNS. Ibig sabihin po yan, yan po ay galing kay Congressman Sakdalan, na ngayon po ay mayor po ng Alabada, North Cotabato. So, pasensya na po, yung mga hindi nakakakilala sa amin, akala nila ginugood time namin sila sa paglagay po namin nung before and after picture. Pero ito po ang katotohanan. Buhay po yung baka na yan. At sa mga nagda-doubt po sa credibility ng Adelaide River Farms, pwede nyo po kaming tingnan sa YouTube. At saka ako po, si Kabakang Arnel Corpus, bilang isa po sa bagong bayani ng 2014 at saka 2019 finalist for the Model OFW Family of the Year, ay hindi ko po ilalagay ang aking pangalan para manluko po ng kapwa ko magsasaka. So, sa mga nakasubaybay po sa amin, nakita po ninyo na kami po ay nagtuturo sa aming mga best practices po rito. No? So, ito po, buhay ang baka, kompleto po ng marking yan, at kung hindi pa rin po kayo maniwala, tawagan nyo po si Vice Mayor Joselito Piñol, ang Vice Mayor ng Mlang North Cotabato, na siya po ang may-ari nitong nag-iisang baka na kanyang pinaalaga sa atin dahil napabayaan po to nung previous na caretaker. So, ayan po. Ngayon, tama na po tayo doon sa balitang yan. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay bakit itong baka na to mula sa butot balat ay umabot po ng ganito. At saka tingnan nyo naman gaano kalakas kumain yan. Oh. Dalawa lang sila sa kulungan, ini-screenan pa yung katabi. Itong baka na to ay sadyang may potensyal. Ang nangyari lang po ay hindi lang po naalagaan ng maayos doon po sa ranso, kaya bumagsak po yung katawan. So mga possible po niyan, overexposure po sa ibang heifer, sobrang daming heifer, kaya bumagsak po yung katawan at hindi na po naagapan nung caretaker, kaya pinapunta po muna yan dito sa amin para mag-relax po at para makarecover. So, bakit lumaki ng ganito kabilis itong baka na to? Okay? Ang rason po nito kung bakit po siya lumaki ng ganito kabilis
ay dahil po sa consistency sa pagkain. Nakita nyo po to, alas 11 po ng umaga at ito ay may pagkain na. At yung pagkain na yan, sa mga nagtatanong, basa lang po yan dahil maulan ngayon, wala pong cover kasi itong kulungan nila rito. Ay yan po ay composition po ng pineapple pulp, rice bran, copra meal at saka micro ingredients. May mga video na po tayong ginawa dyan, paulit-ulit po natin sinasabi. Hindi po masyado mahalaga kung ano po yung composition. Ang mahalaga po rito ay kung ano yung mura at saka consistent na available sa inyong area. So katulad po dito sa amin, napaka-convenient po ng copra meal at saka rice bran at saka itong pinya. Kaya yan po ang ginamit po natin. Ang mahalaga po nito ay araw-araw yan po ang kanilang kakainin. Hindi po po pwede na mayroon ngayon, bukas wala, and then mayroon na naman uli, and then wala. Babalik po tayo doon sa konsepto po nung microbes na nasa loob ng tiyan ng baka. Kasi yan sa tiyan po ng baka, ayan po, sa loob po niyan ay mayroon pong quadrillions of microbes, rumen microbes, na nagbe-break po ng nutrients. Itong baka na to, wala pong capability na mag-break ng nutrients yung baka na yan. Ang meron pong capability ay yung microbio po sa loob ng rumen ng baka, kung saan po yung mga pinapakain po natin ay brine-break nila into nutrients para po mo-convert na muscles. O sa gatas naman, ay para maging gatas naman po yan sa mga dairy animals po natin. So ganyan lamang po, kasi yung mga microbes yan sa loob ng tiyan, pag nagbago po ang pH, naging acidic po yung tiyan na yan, mamatay po yung microbes dyan. Pag namatay po yung microbes dyan, kahit gaano pa karami kainin yung baka na yan, dahil wala pong tao doon sa loob na magbibrick ng nutrients, useless po yan. Yung pagkain na yan, ay lalabas lang po yan at magiging manure. Ayan. So, sa madaling salita, kung gusto nyo pong tumaba ang inyong baka, alagaan po ninyo na huwag mamatay ang mga microbes. Paano po para hindi mamatay ang microbes? Huwag nyo pong hayaan na maging acidic ang tiyan ng inyong baka. Paano po yan? Mami-maintain po ninyo ang pH level o yung kabaliktaran po ng acid sa tiyan ng inyong baka kung kayo po ay nagpapakain sa tamang oras araw-araw, nagpapakain ng parihong klase ng pagkain araw-araw during their fattening period. Ganyan lang po kasimple yan. And of course, 24 hours ang availability ng tubig. At saka dapat itong pagkain na to ay available ng 22 hours. So, sa mga ayaw pong maniwala sa amin, welcome po kayo. Kung gusto nyo po, pumunta kayo dito sa Adelaide River Farms, dito sa Pulumulok, South Cotabato. Tumira po kayo sa amin dito ng 3 buwan para makita po ninyo kung kami po ay nanggo-good time lang sa inyo. So, ayan, ito po muli si Kabakang Arnel Corpo, sa ngalan po ni Paul Alcoriza na nandiyan po sa Manila. Maraming salamat po.